Hello mga atsi! So ngayon nga, magta-try na naman tayo ng bagong makeup. So ngayon, yung bago natin itatry is from Bice Cosmetics. Yan. So ito yung 2.0 na version ng BT21 nila. Ito, magugustuhan po ng mga mahihilig sa BT21, diba guys? Or sa mga BTS. Yan. So ito yung PR packaging nila, yan. Sobrang laki niya. Parang siyang kasing laki siya ng amber, ganyan. Parang 7 to 10 person na umbers pag nag-order ka ng palabok. Ganyan kalaki. So, ayan. Tapos, ayan, may nakalagay na hashtag ganda for all. Tapos, ayan, sa harap mga atsi, nakalagay yung mga BT21 na character. Tapos, pag inopen mo mga atsi, tapos, sa loob mga atsi, ito yung itsura niya. Meron ulit bilog na nakalagay na line friends. Tapos, sa back, nakalagay dito yung Bice BT21 collection is back with two brand new formulas that are not only fun to look at but are perfect for glowing, fresh, everyday looks. These high quality and high pigmented yet affordable product are true to Bice Cosmetic more mission of hashtag ganda for all. So, yun yung nakalagay dito. Tapos, ayan, ito yung cheeky blush nila. Tapos, nakalagay din dito yung dewy tint. Tapos, mga atsi, nakalagay din dito yung price nila, kung magkano. Ayan. Tapos, yung mismong product, ganito yung itsura nila. Ay! So, yung pinakaloob, mga atsi, ganito yung itsura. Dito nakalagay yung cheeky blush nila. Tapos, sa baba naman yung dewy tint nila. Tapos, sa gitna, mga atsi, nakalagay yung pouch. Eto, bali free siya pag binili mo yung whole collection na to. Yan. Ganito yung itsura ng cheeky blush nila. Yan. Iba-iba siyang kulay. Ayan, sa harap nakalagay yung mga character. Yan. Tapos BT21. Tapos sa likod nakalagay yung ingredients. Tapos eto, mga atsi, nakalagay din dito yung logo. Bali, pagkakalam ko, eto yung ibig sabihin nito is yung authenticity ng BT21 na logo. Yan. Sa side na to mga atsi, nakalagay yung ingredients. Tapos, pag tinanggal mo to, yan, nakalagay naman kung ilan months siya pwede. Tapos, pagka-open mo, tapos nakalagay din dito, cruelty-free yung mga product. Yan. Pag tinanggal mo na naman atsi yung mga plastic niya, matatanggal din yung mga ingredients niya at saka kung kailan siya ma-expired. Bakit ganun yung mga nauuso ngayon ng mga packaging ng product? Sa pinaka-plastic nakalagay yung mga ingredients or kaya yung mga expiration, dapat nakalagay na lang sana siya dito sa mismong product para mamomonitor ng mga consumer nila kung kailan ba may expired yung binila nila na product. Yan. Bango ah. Bali mga atsi, itatry ko muna siya sa bare face ko, tapos swatch ko rin siya dito sa wrist ko. Tapos later, itatry ko din siya on the top of the powder and on the top ng base. First na itatry ko is ito, si Everyday Nude. So mga atsi, ito si Everyday Nude. Yan. Next shade mga atsi, si Sheer Plum. So mga atsi, isa-swatch ko muna siya dito sa wrist ko. After, mamimili ako kung ano isa-swatch ko sa cheeks ko. Ito naman mga atsi, si Sheer Plum. So mga atsi, ito naman si Playful Pink. Yan. So mga atsi, ito naman si Perfect Peach. Bright din yung color niya. Bali si Playful Pink at saka si Perfect Peach. Medyo bright yung kulay niya mga atsi. Itong dalawa na to. So bagay siya sa mga may fair skin. Tapos ito naman si Nude din. So, ayan mga atsi, yung first color nga is si Everyday Nude. Pang second na color is si Cheer Plum. Third color naman mga atsi is si Playful Pink. And the fourth or yung last color is si Perfect Peach. Mga atsi, bali ang ilalagay ko sa bare skin ko is si Everyday Nude. Sa mga atsi, eto nga si Everyday Nude sa cheeks ko.
Bale, Atsy, etong si Everyday Nude. Bago mo makuha yung pinakakulay niya, marami ka munang i-apply sa cheeks mo kasi sobrang light niya lang talaga. So, bagay siya sa mga fair skin tone. Eh mga Atsy, in case na medium to dark skin tone ka, hindi na siya magiging visible sa skin mo. Yun yung napansin kong kay Fresh Nude. Bale mga Atsy, naglagay na ako ng foundation sa cheeks ko. Yan. Ngayon naman, ang itatry ko naman is si Playful Pink. Itatry ko siya ng may base kung madali pa rin siyang i-blend. Sa mga Atsy, ito naman si Playful Pink sa cheeks ko. Yan. Sobrang seamless niya sa cheeks ko. Tapos mga Atsy, pagka dito sa swatch, medyo ano yung kulay niya. Medyo bright yung kulay niya. Pero pag nilagay mo naman sa cheeks, hindi naman siya ganun ka-bright. Tapos, nagbibigay din siya ng glow sa skin ko. Saka hindi rin siya malagkit. So mga Atsy, maglalagay ako ng powder dito sa left side ko. Tapos, titignan ko kung madali din ba siyang i-blend. Ilalagay ko naman sa kabilang cheeks ko, mga Atsy, etong si Chirp Plum. Ay! Napadami ako ng lagay. So, mga Atsy, eto si Chirp Plum sa cheeks ko. Kahit may powder na siya, mga Atsy, madali pa rin siyang i-blend. Tapos, natakot nga ako dito sa Chirp Plum na shade na to. Kasi dito, akala ko, pag nilagay ko siya sa cheeks ko, magiging ganito rin yung kulay niya. Pero hindi, kasi pagka sa cheeks siya, hindi siya katulad nito na parang kulay pasana. Ganyan. Hindi naman. Wearable pa rin naman yung shade na to. Kaya mga Atsy, huwag kayong masyadong magbe-base dito sa swatches, dito sa arm. Much better kung sa swatch niya siya sa cheeks niyo para mas makita niyo yung totoong kulay niya. O yung totoong shade niya. Next naman mga Atsy, eto namang si Perfect Peach. Ito yung gagamitin ko naman na as eyeshadow. So mga Atsy, eto naman si Perfect Peach sa eyelids ko. Same lang naman mga Atsy, madali din siyang i-blend dito sa eyelids ko. Mamaya, titignan natin kung magki-crease ba siya. Kasi hindi ko siya sinet ng powder. So mga Atsy, eto naman yung next natin na itetry, yung Dewy Tint. So mga Atsy, una natin i-swatch sa lips natin is si Fresh Nude. Bale, gagawin ko mga Atsy, light to darkest yung gagawin ko na pag-swatch sa lips ko. Kasi tinto, baka may tendency na mahirapan na akong i-remove siya. So mga Atsy, ganito yung itsura ng wand niya. So mga Atsy, eto si Fresh Nude sa lips ko. Tapos mga Atsy, eto naman siya sa skin ko. Bali mga Atsy, etong Fresh Nude, hindi siya masyadong visible sa lips ko kasi nga dark yung lips ko. Pero sa skin mo eto, ganito yung shade niya. Mas maganda tong Fresh Nude na pang topper. Kunyari meron ka ng lipstick, ganun. Tapos ipang topper mo to na pang gloss. Pwede mo tong ipang topper kung gusto mo ng gloss. Yan. Pero kung as is lang na susuotin mo siya, parang as is, wala ka lang ding nilagay sa lips mo. Parang nagkaroon lang siya ng dewy. Tapos, medyo nalalasahan ko sa kanya mga Atsy. Lasa siyang candy. Lasa siyang candy kung batang 90s ka mga Atsy. Lasa siyang frosty na candy. Natatandaan niyo yon. Yung pahaba siya na iba-iba siyang kulay. Tapos nahati siya sa gitna. Yon. Basta yon mga Atsy. I-search nyo na lang. Ganun yung lasa niya. So, ito naman si Rosy Pink mga Atsy sa lips ko. Tapos, ito naman siya sa skin ko. Unlike kanina ni Fresh Nude mga Atsy, ito naman si Rosy Pink.
Medyo na-cover niya naman yung lips ko. Next shade mga atsi, si Mary Move. Nag-iiwan na siya ng stain. Ang hirap na niyang anuhin. Tanggalin mga atsi. So mga atsi, eto si Mary Move sa lips ko. Tapos, eto naman yung swatches niya sa skin ko. Mga atsi, medyo magkahawig sila ng kulay ni Rose Pink. Eto naman si Mary Move, medyo mas lamang nga lang yung kulay ng pagka-red nito. So mga atsi, yung last na natin na dewy tint is si Brick Red. Medyo yung kulay niya naman is may pagka-red na may pagka-brown siya. Nang may touch of orange din. Yan. Hindi na nabibigyan ng hostesya ng lips ko kasi nga mga atsi, bali yung mga previous kasi na mga lip, mga shade, nag-iiwan na siya ng stain sa lips ko. Kaya ang hirap na niyan tanggalin. Kaya, ayan, hindi na masyadong nabibigyan ng hostesya yung kulay. Ngayon naman mga atsi, sasabihin ko yung mga pros and cons nila. So, istay tayo dito sa cheeky blush nila. Sobrang dali niyang i-blend. Kahit na meron kang base or kaya meron kang powder or bare face, madali pa rin siyang i-blend. Second naman, nagbibigay siya ng dewiness sa face mo. Yung dewiness na yon nakakatulong siya mga atsi para maging mukhang glowy yung skin mo or mukhang healthy yung skin mo. Bagay itong mga cheeky blush nila, lalo na kung meron kang dry skin. Kasi hindi niya ma-emphasize. Tapos, third naman na pros dito mga atsi is yung price niya. Kasi 195 lang siya. Tapos, sobrang dali niya nang i-blend. Tapos, sobrang pigmented niya pa. So, mga atsi, ang nakikita ko naman na cons dito is yung smell niya. Kasi yung smell niya, mga atsi, medyo bothering yung smell niya. Pero, mabango naman siya. Kaya lang, sobrang lakas kasi ng smell niya. Kaya, pag nilagay, in-apply mo siya, mga atsi, parang pakiramdam mo na tuloy, nakakain mo yung amoy niya. Second naman na cons niya, mga atsi, in case na gagamitin mo to na as eyeshadow, make sure lang na maglalagay ka ng powder. Kasi in case na hindi ka maglalagay ng powder, may tendency na mag-crease siya. So mga atsi, isa pa nga na cons na nakita ko dito sa cheeky blush nila is yung packaging nila. Sinahirapan ka na i-open to. So, di ang tendency, mapipisil mo siya dito sa pinaka... dito sa pinaka-body ng atsi, mapaparami yung labas ng product. Next naman atsi, itong namang dewy tint nila mga atsi. Yung bronze naman dito is sobrang dali niya ring i-blend. Tapos, lightweight siya. And third, hindi siya nagta-transfer. Transfer-proof din siya. Kaya kahit nakamask ka mga atsi, pwede mo itong gamitin kasi hindi siya magta-transfer sa mask mo. Kahit kumain ka, may maiiwan pa rin na stain sa lips mo. Yung nakikita ko naman na cons nito mga atsi, yung smell niya rin. Kasi pag in-apply mo rin siya sa lips mo mga atsi, parang nakakain mo na rin yung smell niya. Ako din na cons pa is yung mga shade. Sana magdagdag pa sila ng ibang shade. Kasi pansin ko, parang halos magkaka-same lang sila ng shades. Lalo na kung pag i-apply mo siya sa lips mo. Yung fresh nude nila na to, hindi siya kasi ganong visible sa lips mo. Mas okay itong fresh nude nila kung maggagamitin mo siya as topper. So, ayun nga yung thoughts ko mga atsi dito sa Beauty 21 2.0 na collection nila. So, ayun lang mga atsi. Sana nakatulong tong video na to para makapag-decision kayo kung ano bang shade o product yung kukunin nyo or yung bibilhin nyo dito sa Beauty 21 collection na to. So, ayun lang guys. Bye!